Plano raw isulo ng Kongreso sa pagbubukas ng susunod na sesyon ang usapin sa charter change. Pero paglilinaw po nila, mga probisyon lamang sa ekonomiya ang gusto nilang baguhin at hindi po ang probisyon sa aspetong politikal. May ulat on the spot si Jam Cesante. Jam? Yes, Pia, determinado nga ang Senado at Kamara na isulong ang charter change sa pagbubukas ng sesyon sa susunod na linggo, sabi yan ni Senate President Juan Ponce Enrile. Ayon kay Enrile, sinabi nga sa kanya ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na hihingi ito ng pulong kay Pangulong Noynoy Aquino para maipaliwanag ng mga pinuno ng Kongreso kung anong bahagi ng saligang batas ang nais nilang amyandahan. Paliwanag ni Enrile, gusto nilang magdagdag ng linya sa 1987 Constitution na nagsasabing maaaring baguhin ng Kongreso ang 60-40 rule on foreign ownership kung kinakailangan. Kailangan daw kasing maging bukas ang Pilipinas sa posibilidad na baka dumating ang panahon na kailanganing maging mas malaki ang foreign ownership sa ibang industriya sa bansa. Sinigurado naman ni Enrile na mga pagbabago sa economic provisions lang ang isusulong nila dahil gugulo daw kapag sinama pati political provisions. Bukod sa charter change, tatalakayin din ng Senado sa muling pagbubukas ng sesyon sa susunod na linggo ang ilang mahalagang panukala tulad ng antitrust bill at cybercrime bill. Aminado si Enrile na nabawasan ang panahon nila sa paggawa ng batas dahil sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona na tumagal ng 44 na session days. Hindi maipangako ni Enrile kung mapagbobotohan na agad ang panukala sa sin taxes o mas mataas na buwis sa alkohol at sigarilyo dahil sigurado daw siyang magkakaroon ng maraming debate sa isyong ito. Malabo rin daw ang posibilidad na maipasa ang kontrobersyal na reproductive health bill dahil sa tingin niya ay hindi ito suportado ng mayorya ng Senado. At yan muna ang latest mula dito sa Senado, Pia. Maraming salamat, Jam Cesante.